Good day! Welcome back po sa ating PWCP Business Coaching YouTube channel. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, we welcome kita and encourage kita na mag-subscribe po sa PWCP Business Coaching YouTube channel. Yun po. Ang discussion natin today, konting sagot lang ako ng question. I-share ko ang screen ng, ayaw magpa-share, ng screen ng PWCP. Meron na ka nakitang question doon. So, ayan. Share screen. Ayaw mag-share. Titingnan ko ha, susubukan ko sumagot ng question. Nandito na ba tayo? Where is you? Ayan. Question, eto. Eto lang, ano ba pipiliin ko? Eto, si sino to? JPDABB5L commented, can I still avail the 8% PUBA if I'll register the business sa BIR this second quarter? Yes po, ma'am. Isa pong option yon kung ikaw ay individual taxpayer na mag-avail ng tax option na gusto mo po. Kahit po anong quarter ka nag-umpisa, anong buwan ka nag-umpisa, basta individual naman is a calendar year, yung kanyang accounting year, no? Kaya yung kanyang taxable year. So kahit April ka or May or June, July, August ka nag-start, kung ano yung month na nag-start ka o nagpa-register ng business, ay pwede ka pong mag-avail ng 8%. Yun po yung ano mo, yun po yung isa mong option. Tama naman ang iyong iniisip na sagot, no? You can still avail the 8%. Yun lang, pagka gagawa ka na ng mga tax return, syempre calendar year yung i-click, no, doon sa yung mga tax return. Tapos ko anong year, anong quarter ka na nag-avail. Kung anong quarter ka na nag-avail, yun yung i-click mo na quarter. Say, halimbawa, quarter 2 ka nag-start. So, gagawa ka na ng ITR mo. Say, halimbawa, May ang iyong pinaka-start. Doon sa yung 1701Q, quarter 2 ang iyong i-click, not quarter 1. Doon ang first quarter mo for that year, yung quarter 2. So, yung kung May ka nag-register, quarter 2 ang i-click mo dun sa 1701Q, tsaka kung ikaw ay VAT, quarter 2 yun, o kaya kung ikaw ay percentage, quarter 2 ang ipipindot mo. Kasi ang pinag-uusapan dun sa quarter na yun, yung pagiging taxable year mo. Ang taxable year mo, yung calendar year. So, kahit quarter 1, quarter 2, quarter 3, still susundan mo yung quarter ng isang taxable year. So, January, February, March, that's quarter 1. April, May, June, that's quarter 2. July, August, September, quarter 3. October, November, December, that's quarter 4 para sa calendar year. So, ikaw, quarter 2 kahit na yun yung pinakaunang quarter mo. Alright, ini-invite ko kayo sa aming mga webinars. Meron akong isa-share. Stop ko yan. Ayaw magpa-share. Nandun na. Okay. Nandito po tayo sa EA Santos, CPA.com na FB page. Ito, Facebook ko po yan. Yung EA Santos, CPA.com ay website ko. Ini-invite po kita sa aming webinar sa June 4. Ito po aming webinar sa June 4. Na sa AM session, yung morning session, 10 AM to 12, yung LG215 yung code. Ang ating discussion ay Tax Computation Basics Part 1. Ang i-discuss natin dito ay yung withholding tax on compensation due. Paano kinocompute yan? Yung EWT due, expanded withholding tax due, percentage tax due, individual quarterly income taxes due. Yung para sa quarter 1, quarter 2, and quarter 3 ng
under 8% OSD and AID. Then sa afternoon naman, 2 p.m. to 4 p.m. LG216, ito naman ay tax computation basics ng part 2. Ang kukumpute natin dito ay yung monthly and quarterly VAT dues, non-individual quarterly income tax dues, quarter 1, quarter 2, and quarter 3 under OSD and AID. Ang per session po, yung super saver na lang ang iyong i-avail, no? 600 lang yan pagka nagbayad ka upon registration. Ang regular rate natin ay 1-2. O, registration is a must, so dito po kayo mag mag-register daan sa mga nakaklik na ito dito po sa may register here, tsaka dito. And meron tayong promo kapag ka gusto mong umattend ng morning and afternoon session. Dito ka po, no? Imbes na tagsi 600 ang babayaran mo, 1,000 na lang. At dito ka mag-avail, no? Ito, dito ka mag-click. Kung saan ka magbabayad, dyan po, no? Mamili ka lang dyan, tapos ito. Alright, meron pong further instructions dyan sa loob ng registration form. Okay, so ito po yung ating mga discussion, no? Mga learning objectives. Pakibasa nyo na lang po. Alright, and then sa January 11, meron din kaming iba pang, dito pala sa taas, no? January 11 naman, saan tayo napunta? Ayan, January 11. Ayaw mag-click. Yeah. January 11. Ato, pinipindot ko itong picture, ayaw niya. Ah, may call now kasi. Bakit may call now yan? Okay. Anyway, sa June 11, ito. Ang discussion naman natin ay essentials of sales invoices, official receipts, source documents, and documentary accounting. And then, yung essentials of bookkeeping and books of accounts in real life. Na ang discussion natin dyan, eto. Learning objectives ng LG325, eto yung discussion natin sa morning session, essentials of sales, the invoices, official receipts, source documents, and documentary accounting. Ayan, learning objectives natin, sample audit findings. I-discuss ko yung, meron na kayo papakitang sample ng NOD, ano ba yung tinitingnan ng BIR, ano yung findings nila pagdating sa mga source documents. Ano ang source documents, ano ang corroborating evidence, ano yung substantiation requirement, ano yung receipting and invoicing requirements. Issuances and rulings about receipting and invoicing, valid, relevant, and acceptable source documents. Yes, hindi lahat tinatanggap, ano? Then how to fill up the official receipt, sales invoice, and BIR form 2307. Then yung preservation of source documents and yung compilation and documentary accounting as audit defenses. And many more, no? I-avail mo po ang super saver rate, 600 lang upon registration. And then yung in the afternoon naman, yung essentials of bookkeeping and books of accounts in real life. Hindi ka tuturo dito yung bookkeeping person na paano mag-debit at credit, kundi ano ba yung tinitingnan ng BIR examiner kapag sa books of accounts niyo. Kaya yung bookkeeping ninyo, saka yung mga documentation ng ano ninyo, pag bookkeeping ninyo, ayusin nyo, no? Ito yung learning objectives natin. So, ano yung entities o sino-sino yung mga entities required to keep books of accounts? What to consider in bookkeeping setup, mandatory books of accounts, subsidiary books of accounts, and other accounting records? Preservation of books and records. Accounting methods and their differences, Supreme Court ruling on the uses of accounting methods, implications of or implications or effect of accounting methods to tax filing and reporting, when to record income, when to record expenses, bookkeeping progression, and many more. Yan, ito ang investment niya. No? Super saver, avail mo yung 600. Okay, and next, ano pa? Oh, yan lang po. Yan lang. Maraming salamat sa iyong panunood. Thank you for watching.
I-end ko na po ang topic na to and ingat-ingat po tayo. Again, ano, paki-share, paki-like, paki-comment ang vlog na ito. Thank you, thank you. Bye-bye for now. Ayaw.